Yon mga kapatot, sa magandang magandang araw po sa inyo lahat dyan mga kapatot. Yon, nandito lang po tayo sa tabing dagat. Wala na pong bagyo. Kaya kung makikita nyo, mapapansin nyo, yung dagat ay unti-unti na gumaganda, konti na lang pong alon niya. Kaya alam po, yung dumi, yung mga dumi, basura, ay nandito pa. Tingnan natin kung anong gagawin ng nakakataas. Kung paano paglinis ito at kung sino paglilinisin. Ito naman sigurado tulong-tulong ito pag nagpalinis si Kapitan. Si Mayor, nagpalinis. Tulong-tulong yan. Tingnan natin yung dagat mga kapatid sa kayong paligid. Halos dito talagang sa totoo lang mga kapatid sa ngayon nangyari sa amin to. Yung itong itsura ng tabing baybayang dagat. Talagang super daming dumi at saka yung mga kahoy. Talagang sobrang dami pa rin. Kasi dati pag yung bumabagyo dito, ubos nang ubos lagi ang mga kahoy. Natitira mga plastic. Yan, mga plastic na kalimitan natitira. Kaya madali nang linisin, nililimot-limot na lang to. Ngayon, ang nangyari talagang kung makikita niya hanggang dulo, tsaka hanggang dulo to sa pauwa, talagang puro kahoy, plastic, basura tsaka kawayan. At tingnan natin yung dagat. Ito mangyayari ito mga kapos, talagang tulong-tulong dito. Kasi mahirapan yung mga magdaragat na pumunta sa dagat kasi dadaan ito dito mga kapos. Ayan, nandiyan yung mga bangka, di ba? Nandiyan yung mga bangka. Mahirapan sila magbaba pag ganito kadumi ng dagat. Ang baybayin, dagat, yan. Baka makatapak pa ng bote o kaya mga aroma na pagiligado ba sa taas. Kinakailangan ito bago magbaba ng bangka ay malinis na yung tabing baybayang dagat. Kaya makapot siya. Tingnan yung dagat. Okay na. Okay na po ba? Siguro mga dalawang araw, okay na itong dagat na ito. Kaya hindi na lumaot. Kaya lang problema, ito lang problema namin. Yung sobrang dumi po ng baybayang dagat, kailangan tayo malinis. Siyempre, nakikita lang ito ng gobyerno natin, tulad ni Mayor, ni Kapitan. Sila pong aaksyon yan. Tapos kami, tutulong na rin. Gawa na siyempre, may bangka rin kami. Kailangan din namin tumulong para may baba namin yung bangka namin. Yan. Hihintay lang namin yung hujap nila bago kami tumulong. Kasi meron naman yung gobyernong tagalingis talaga ng dagat eh. Pero tutulong din kami. Sa kalimita kasi tuwing taon-taon talaga natulong kami dito. Talaga sobrang daming dumi talaga. Agad doon po yan sa baba, sa dulo. Yan. Dito rin sa dulo ng sa dulo ng San Diego. Yan. Kung makikita nyo, parang bundok na. Kumpul-kumpul na yung yung basura, kahoy. Lahat ng klaseng dumi nandito na. Kaya malabong po masyalang bisita dito. Kailangan lang talaga malinis muna itong lugar na to, itong tabing dagat na to. Kaya pag yung dumating mga turista, mayengkan nyo ulit na maligo sa lugar namin. Yan. Ang ganda na ng inaaraw mga kapatot. Taga na. Sana magtuloy-tuloy na to para yung mga tabing dagat naman ay mga tabing dagat at mga magdaragat ay kumita naman po. Kaya yung iba, nagsusunog sila ng kahoy ito, no? Kung nakikita, nagsusunog sila. Okay naman magsunog, huwag lang kang may bangka. Kasi pag may bangka dito, hindi po pwede. Delikado, gagapang po yan, di ba? Gagapang yan, papuntang bangka. Masusunog ang bangka. Okay lang yan na mag-apoy sila hanggat walang bangkang nakapundo dito sa may tabing baybayang dagat. Yan. Ay, di ko lubos maisip na mangyayari po sa amin itong ganitong sitwasyon. Talaga super dami talaga. Ako matagal na po dito sa Bukanang, ilan po nangyari sa amin to.
super daming ano. Di ba nakikita niyo tuwing magtataon-taon, di ba, sa mga nagba-vlog dito sa amin. Maraming mandamo, maraming dumi, pero hindi ganito karami. Kaya sobra. Sobra talaga. Ito, maganda nga yung lumaot ito pag yung mga dalawang araw pwede na lumaot. Wala, ang problema nga talaga yung pagbaba ng bangka. Pero may lalaot ito, hindi maring wala. Kahit pag ito yung ano niya, ganito yung sitwasyon ng landumi. Gagawa at gagawa ang paraan ng mga yan. Makalaot lang. Pag yung ala, kita nilang ano, okay na yung dagat ha. Mga dalawang araw yan, okay na, pwede na lumaot. Yan, hanggang dito na lang po. That is great. Yahoo!